Good morning. When I was teaching psychology in the seminary a long time ago, I read all the surveys about sexual preferences. Sabi ng isang report, yung kasali daw ng LGBTQ. Yung mga gay, umaabot ng 14% ng population. So kung 8 billion ang human race, na 1 billion. Mga bading, mga T-bird, kung ano-ano pang hindi magagandang tawag natin sa kanila. 1 billion. Ngayon, ang tanong ko ganito. Kung Katoliko yan, 1.3 billion ang mga Katoliko, more than 260 million yan. Harapin na natin kasi umuusok ngayon ang internet kasi doon sa convivencia existential ni Pope Francis. Okay? Pag-usapan natin ngayon. Yun bang 1 billion, hindi kaya parang yung babaeng pinagaling ni Jesus, crippled spiritually? Ought they not to have been set free? Hindi ba pangalagaan din natin ang kanilang kapakanang espiritual? Sa Ebanghelyo ngayon, hindi sila namangha. Meron mo isang salita lang, woman, you are set free of your infirmity. Tumayo yung babae, tumuwid. Ano ang nakita? Sabado, holiday of obligation, dapat hindi pinig. Kasi bawal yan. Sabi ni Jesus, eh bakit hindi bawal kung painumin mo yung hayop mo? Hayop nga yan eh. Kung narito kaya si Jesus, tapos may 1 billion na mga homosexuals. Pope Francis is very pastoral pope. Walang sasakyan yan ng Archbishop pa ng Argentina. Sumasakay sa train. Kaya alam niya yung mga problema. Tinanong ko yung shrine rector, si Father Rone Crisostomo, SVD. Ano itong convivencia existential na pinagkakaguluhan sa internet ngayon? Una, tiyakin na natin. Tinuro ni Pope Francis, eh hindi yung mga dating Pope. Si Pope Francis nagsasabi, marriage is only for man and woman as a sacrament. So, magkakagulo kung hindi mababalikan yan. Pangalawa, homosexual acts are forbidden under moral law. Hindi tinatanggal ni Pope Francis yan. Kagaya ng hindi tinanggal ni Jesus na bawal magtrabaho kung holiday of obligation. Pero out of compassion sa isang babae na 18 years nang naghirap, pinagaling niya even on a Sabbath. So hindi nakita yung splendid deeds done by Jesus nung mga hypocrites. So ngayon nahirapan ang simbahan kasi ganun pa rin ang turo, hindi naman yun inalit. Tapos may 1 billion, may 260 million Catholics nagsisimba ang marami dyan. Sa aking karanasan, ang dami kong utang na loob sa mga taong nilalait ng lipunan. Sila ang nag-aalaga ng kanilang mga magulang. Gaya nung kanta ni Abby Denzel, yung ako'y isang sirena. Nilait-lait, nung nagka-cancer yung ama, siya ang nag-alaga.
Tapos pupunta sa mga sa pupunta sa impierno yung mga yan. Kaya sabi ni Pope Francis, sa turo ng simbahan, hindi pwedeng magmamartsa yan tapos may sakramento ng kasal. Maliwanag si Pope Francis dyan. Pero sabi ni Father Ronnie, kasi pumupunta sa mga squatter yan eh, si Cardinal Bergoglio, nakita niya, at ito nakikita ko rin dito, may mga nagsasama na, they consider themselves, dalawang lalaki, dalawang babae, nagsasama na. Huwag tayong magbulag-bulagan, marami rin dito sa atin niya. Paano mo pangalagaan ang spiritual life niya? So una, hindi mo naman, kung ikaw ang Santo Papa, hindi mo maaring sabihin na yung 1 billion na tao, pagpalagay mo na lang, kahit 7% na lang ng population, de 500 million mga Katoliko, 100 million plus. Sasabihin kaya ni Pope Francis, magandang sabihin niya na, o kayo lahat ha, kayong maski Katoliko na lang, huwag na yung buong human race. Lahat ng Katoliko na bading at lesbian, magparihab kayo para maging tunay kayo na lalaki at tunay na babae. Yun ang gusto ng mga hypocrites. Kaya kaya ng Pope? May karapatan naman kaya ang Pope? Pinag-aawayan yan sa psychology, nature and nurture. Pinanganak na kaya yan silang ganyan? O tinrain ng society yan para magiging mga, hindi totoo po yan. May maliliit pang bata anong nasa Smoky Mountain ako, kahit pinagtatawanan, pumipilantik pa rin yung kanilang mga daliri. Gay na, baliit pa. So, hindi mo maaring sabihan o magparihab kayo. Pangalawa, hindi rin tayo pwedeng magbulag-bulagan na ang dami na they live together. So kung ikaw ang Santo Papa, ano ang sasabihin mo? Ganito ang sinabi ni Pope Francis. Marriage, sacrament, male, female. Homosexual act against moral law. Kaya sabi ni Pope Francis, yung lahat ng nag-live-in, kung may civil union sa inyong mga bansa, mag-civil union na kayo so that the rights of gay people will be protected. Kasi, di nagsama sila. Eh, wala namang conjugal property. Pag namatay yung isa, eh, hindi niya maaring manahin yung ang dami-daming problemang ganyan na legal na. Sabi ng Pasanto Papa, yung mga problemang ganyan, gobyerno na yan, hindi namin mapanghimasukan yan. Pero ang dami na namang nagagalit sa Santo Papa, kagaya ng pinapagalitan si Jesus ngayon. Oy! May 6 na araw namang magtatrabaho, bumalik kayo rito para pagalingin kayo nito. Nawala na yung milagro. Ang sa akin din, ganito eh. Parang nagbibilang tayo ng tipaklong, rumaragasaan na yung bagyo. Hindi natin hinaharap yung mga bagay na tunay na mahalaga so that we will survive. Climate change na lang. Ang dami-dami ng sinasabi ng Santo Papa, walang nakikinig. Pero pag sinabing, yung civil union, gobyerno na ang bahala dyan, hindi pwede ang simbahan dyan. Ah, ang dami ka agad nagagalit, ang dami. Pag sinabi ng Santo Papa, nanganganib ang buong sangkatauhan, magkaisa tayo ngayon, fratelli tutti, this is our common home, we are all brothers. Walang nakikinig. Tuloy pa rin ang pagtapo ng plastic. Mawala lang itong COVID, balik na naman tayo. Nakapagpahinga sandali ang si Inang Daigdig, babalik na naman tayo sa pagsasalaula, panggagahasa sa kalikasan. During this Mass, let us pray that we will see the more important things. That God
wants us to take care of everyone. Maske bading pa yan, maske atheist pa yan, kung gusto niya. Because the church, according to Pope Francis, should be a hospital. Makasalanan tayong lahat. Pati na yung mga Pharisees and Sadducees in modern times. Si Pope Francis, ang sabi niya, parang nagka-COVID din ang ating kaluluwa. May COVID tayong lahat, ang ating kaluluwa. Makasalanan tayo. Si Pope Francis, every 2 weeks, nangungumpisal yan sa pinakabatang pari doon sa Vatican, pinapatawag yan, nangungumpisal yung Santo Papa. Pangalawa, pagdasal natin na sana yung mga tipaklong, wag na nating bilangin, ang harapin natin yung darating na unos. Dahil sa COVID, may economic recession, dadagdagan pa ng climate change yan. Milyon-milyon ang mamamatay kung hindi tayo kikilos. So pabayaan na natin ang gobyerno doon sa karapatan ng mga gay. Kilalanin natin yung contribution nila sa human race. Kinikilala ko personal, yung mga gay, pinagkakautangan ko ng loob, hindi ko magagawa yung ginagawa ako ngayon kung wala sila. Nakikita ako rin, inaalagaan nila yung kanilang mga ina-adapt, malaking problema pa rin yan. Pero ipanalangin natin na the church will become a real hospital where everyone can come and be healed.